Hi mga ka-Crabtek, so ngayon may bago tayong video ngayon. But this time, ang video na to is about DIY cleaning ng pet water fountain. So makita nyo, tatlo yung pet water fountain natin dito. Ito yung mini, and itong dalawa is yung pro. So we have two pet water fountain pro. Ito yung unang version namin. And most of you, alam ko, ito yung nakuha nyo. Kasi ito yung first stock namin. Then this one, ito yung bagong version namin na upgraded water fountain siya. So that one has a new feature na pwede mag-sterilize ng water. So many of our customers are asking us kung paano siya linisin. So some of the customers are having a problem kasi mahina na yung paglabas ng water. So don't worry, this video is about step by step kung paano linisin yung pet water fountain nyo. So let's start with this pet water fountain mini. Then next naman, itong first version ng pet water fountain pro. And lastly, itong pet water fountain na second version namin. So some of you may encounter yung mahina na yung lumalabas sa tubig. Don't worry kasi hindi siya sira. Ang only problem ng nun is yung panghigop ng tubig sa baba, barado na. Kasi hindi natin maiwasan kasi yung mga pets natin nag-drink siya. So mga fur niya is nalalaglag and nagbi-build up siya dun sa loob. Una muna natin gawin, tanggalin muna natin yung saksakan para mapatay siya. Then tinignan muna sa loob. So as you can see, may filter siya dito. Itong filter, ito yung initial filter niya. So kung visible naman yung dumi, pwede nyo naman tanggalin gamit yung kamay. Pero kung yung filter nyo is napakadumi na, i-replace nyo na itong filter mismo. Next naman, so tatanggalin ko muna yung tubig niya, then buksan natin to at mapakita ko sa inyo kung paano baklasin ito. So yun, tinanggal ko yung tubig. So next naman, ito yung buksan natin kasi ito yung humihigop ng water. So ilagay nyo lang to. Ayan. Since malaki yung butas niya dito, may papasok at papasok talaga dito ng mga buhok. So tanggalin natin. Next naman, tanggalin natin itong cover na to. So kung kaya ng kamay, hilahin nyo lang to. Ayan. Kung hindi, gumamit na lang kayo ng something na maliit para mahila na lang ito. Then ito, kung makikita nyo, may buhok din siya dun sa LEC. So para matanggal ko to, gagamit ako ng ganito para masundot ko siya. Pero mag-ingat lang at baka masira nyo siya. So dahan-dahan lang, pasok nyo lang dun, then hilahin. Ayan. So sa loob, wala tayo masyadong makita ang dumi. Then dito sa LEC, ito yung mga buhok. So linisin nyo lang siya, hilahilahin nyo lang. So make sure ito yung lagi malinis kasi pag nagkaroon siya ng mga buhok, talagang hihina yung paghigop ng water niya. So para balik siya, pasok nyo lang to. Don't worry kasi may magnet naman siya. Ayun. Then balik nyo yung cover. So make sure wala na siyang buhok. Press nyo lang. Then balik nyo na itong mesh na cover. At pag nasara nyo na to, and yung fountain is nalinis nyo na, balik nyo na yung filter. Pero kung yung filter is madumi na, palitan nyo na lang to. So balikan natin. So tapos na tayo dito sa mini, then pwede nyo na ulit itong gamitin. So next natin yung pro. Dito sa pet water fountain pro, same lang din siya kung paano siya linisin. So tanggalin ko muna yung saksakan. And tingnan natin yung loob. Since dito unang bumabagsak yung water, so some of you, sa mga pet fountain nyo, may mga hair na agad dito sa bandang filter. So kung kaya naman siya tanggalin by hand yung mga hair na to, pwede naman, dito sa loob. So dito. So hindi rin natin maiiwasan na yung hair is lumusot pa doon sa filter. So possible, may mga hair pa siya sa loob. So ayun. So drain natin yung water, then buksan natin ito para pakita ko sa inyo paano linisin. So natanggal ko na yung water and yung some of the hairs, tinanggal ko na rin. Then buksan natin to. Hilahin nyo lang to. Then check natin kung may dumi. Dito sa Pet Fountain Pro, may una siyang
layer dito. So ito, madali lang siya tanggalin. Kunin nyo lang. Ayan. Then this one, hilahin nyo lang to. Ayan. So minsan dito, magbabara talaga dito kasi sobrang nipis lang na mesh cover to. So yung mga buhok dito, yung mga maliliit, then kaya naman siyang tanggalin agad. Then after ma-rinse, double check nyo lang kung may mga dumi pa. Then ready na siya ibalik. So ganito lang yung gawin nyo. Lagyan nyo ng laser dyan. Then ito, balik nyo na. Pasok nyo sa dito sa pinakadulo. Then ibalik na itong cover. Press nyo lang. Ayan. Then ready na ibalik yung top part. Ayan. So after nyo ibalik yan, then nalagyan na ng tubig ulit. Pwede na ulit siyang gamitin. So dito naman sa isang Pet Water Fountain Pro, same lang din. Tanggalin nyo yung saksakan. Kunin nyo muna ito na sa taas. Then check nyo yung filter is kung madumi. So dito makita nyo maraming buhok. Pwede nyo tanggalin din gamit yung kamay. Kung hindi kaya, sobrang dikit na, you can replace your filter. And make sure yung kamay nyo is malinis din. Ayan, so natanggal na yung unang dumi. And kung gusto nyo, para mawala talaga, i-rinse nyo lang ng water. Then i-check tong loob. So as you can see, doon din nagbuo yung mga buhok kasi doon din yung pang higop niya. So i-drain muna natin yung water para matanggal natin ito. So after nyo i-drain yung water, pwede nyo natanggalin itong cover. So hilahin nyo lang. Then check nyo kami dumi. Then hilahin lang natin itong maliit na foam. So yun, may hair din siya. Then hilahin lang natin ito. So since may nakita na ako dito maliit na hair, so that means meron na siya dito sa loob. So buksan na natin. I-pull nyo lang. Ayan. Then itong cover, hilahin nyo lang. Ayan. So yun, may hair din siya. So gagapit ang ulit ako ng pin para mahila siya. Ayan. So check natin kung may mga hair. Ayan. So para mas malinis talaga siya, i-rinse nyo na lang. After nun, pwede nyo na siyang ibalik. Then yung cover. Push nyo lang. Then ibalik tong mesh cover. Ayun. So after that, double check nyo yung loob. So ayun, may kunting hair pa. Push nyo lang ulit doon. Then, tong foam. So after that, pwede na ibalik yung cover. Then, press nyo lang. Ayan. Make sure na nakalock na siya. Then, pwede nyo na ulit lagyan ng fresh water. Then, after yung lagyan ng fresh water, break natin yung mga cover niya. Then after that, pwede nyo na ulit siyang gamitin. So yun lang. So sundin nyo lang yung step by step na ginawa ko kung paano linisin yung pet water fountain. So that's it. If you have any questions, feel free to message us on our Facebook page, Crabtek.com. And if you have any more questions, don't hesitate to comment or chat us on our Facebook page, Crabtek.com. So bye!